Ito ka, Jimmy. Oh. Ayan na. Ready ka na. Ito. Hmm. Ito. Ayan. Ang ganda! Beautiful! Hey! What's happening in this country? You know me? Jimmy Sainz. Pwede kong magtanong, saan yung bahay ni Kaorling Vergara? Pangilang kanto po yun? Yung may bisita sila. Ah, bisita. Sa may bisita. Yun yung may, may tricycle na yun. Oh. Yung may tricycle. Apo. Thank you po. Thank you. Saan bahay ni Kaorling? Ayan. Ah, ito. Salamat to. Kaorling! Oo, oh, Kaorling. Kamusta po kayo? Okay lang. Oo, eh medyo natuntok ko yung lugar niyo dahil nagtanong ako doon sa labas. Eh. Ah, buti naman. Oo. Eh meron na akong mga ilang katanungan sa iyo eh. Sige po. Oo, eh pwede ba tayong so, pumasok po tayo sa loob? Okay. Oo, ito po yung lugar ni Kaorling Vergara. Kasi oh, kaya po ako nandito para meron ako ilang katanungan kay Kaorling. Kasi oh, nung isang beses ako nagsimba, ang umili ng pare na si Panginoong Jesus Cristo ay nagbilin sa kanyang 72 disipulo na maglakad, lakad ng lakad at kumatok sa mga bahay-bahay. Pag pinatuloy sila, tutuloy sila. Pero once na nakatuloy sila ron, ang bili ni Panginoong Jesus Cristo ay ibahagi ang kanyang mabuting salita. Kaorling, kaya ko po na nabanggit po itong mga disipulong ito. Kasi sila po yung mga tao na nabili na ni Panginoong Jesus Cristo. Ang taon na po ang nakakaraan na pag pinapasok sila sa kanilang bahay, eh ang bili niya ay gamutin yung mga taong may sakit. At pag hindi naman sila pinatuloy, lakad kayo lang ng lakad. Basta every time na gusto nyong kumatok, pag pinatuloy kayo, gamutin ang mga taong may sakit. Kuwento nyo nga sa akin ang mga ilang ano kung paano kayo napunta para maggamot ng mga taong may sakit. Napakalalim ka, Jimmy. Ha? Oh? Malalim na malalim, mga pinagmulan. Oh, malalim po ba yun? Oo. Kasi dati, maganda yung trabaho natin. Hmm. Eh, biglang may lumapit na matanda sa atin. Oh. Na may binigay na sulat na ganitong petsa, ganitong araw, kailangan umakyat ako. Saan po yung aakyat kayo? Sa Mount Banahaw. Mount Banahaw? Apo. Opo. So nawala ako ng mga 2 years siguro. 2 years? 2 years nasa bundok ako. Nung bumaba ako, doon nagumpisa yung misyon natin. So bawat katukin natin, yung may sakit, eh, ginagamot natin. So, sa madalit salita ako, sa ilang taon na magagamot natin, eto, napunta tayo dito, marami yung taong nagpupunta dito. Oh, ito mismo sa chapel na to? Opo. Oh. At nagmi-mission din ako sa iba't ibang lugar. Eh, meron din ba kayong na-experience niyo rin po ba na magamot sa mga medyo nakakataas na tao? Medyo, marami na po. Marami na rin po. Po, sample po, yung dating Ambassador Thomas ng US. Opo.
Ayun, ang tumawag sa akin ay si Tata Piping ko, ang ko. So yun po, due for operation siya na slip disc. Eh, natsambahan natin. Lalo tayong nabalita noon. Kumalat so, na po yung kumalat na tayo sa balita. Andiyan yung nasa Forbes Park ako, si Gary Vasquez, yung inventor. So, maraming tao nagpupunta doon. Buhay pa noon si Senator Paterno. Sila Congressman Tevez, nagpupunta doon. Sina Bayani Fernando, punta rin. Sila, marami, sila Senadora Legarda, napuntaan ko rin sa Malabon. Tatay niya, gawa ng ano, nag-request sila. So, sa Tarlac naman, buhay pa noon si Mayor Ace Manalang. Ace Manalang, opo. Nag-mission din ako doon sa bahay niya, sa Bupar. Sa Tarlac City. Eh, ano po ba yung naging karamdaman ni Mayor, ex-Mayor Ace Manalang? Ano lang naman, yung sa kanya, wala naman dati. Wala siyang sakit. Malakas yung mga kamag-anak nila, tulad ng misis niya, mga ano lang, pensioner. Mga pensioner. Tapos yung mga, alam mo na, nanggagaling sa baryo, in-open niya yung lugar niya para manggamot tayo. Tapos, yung palang bayaw niya ay isang madre. Ngayon, in-invite ako doon sa Santa Clara, sa monasteryo. Nanggamot din kami doon, dalawang beses. Yung una ko kayo makilala, tatawa, Magic. Ang tawag ko sa inyo, Magic eh. Oo, kasi bumansag sa akin ng Magic. Sila Mayor TJ Rodriguez. Yun, kasi natsambahan ko rin yun eh. Ginamot natin eh, natsambahan din. Hindi yata halos makalakad yun. Sila Jojo Flores, Alex Del Rosario, yung namayapang si Dr. Guzman. Opo. Madami po, madami sila. Sa totoo lang po, ako po ay nahulog sa kama, hindi po ako ano. Akala ko po eh galing po ako sa restroom para mag-jingle ako. Eh pagbalik ko sa higaan, eh kasi kung humiga ako eh hindi ako nakaharap sa kama eh. Nakatalikod po akong humihiga eh. Eh sa aking kamalayan alam ko kama na yung uupuan ko. Pag upo ko diretso po ako sa ano. Nalaglag kayo. Nalaglag ako sa flooring. Hindi po ang mga tayo. Kaya yung lapit ko sa inyo, nasubukan ko nga rin. Kaya hanggang sa ano yung kinokontract niyo yata ako noon, yung binabata ko, something. Eh, natigil ako kasi dahil sa nag-pandemic na naman, matagal tayo hindi nakita. Kaya ganun pa man, nataon pa eh. Nabaksakan ako ng container ng tubig, yung nilalagay sa stretch. Nabaksakan yung hinlalaki ko lalo. Tanggal yung aking kuko, pina-opera ko dahil nabiyak eh. Yung ba bang nandun kayo nung umaakit kayo? Alam niyo yun o hindi niyo alam na dalawang taon na pala kayo? Hindi. Sa pakiramdam ko, parang 2 weeks lang eh. Parang dalawang linggo lang sa pakiramdam natin. Kaya nung buwi ako, gulat na gulat sila. Eh, pinaradyo na ako, pinabalita na ako kung nasaan. Hinahanap na ako ng pamilya ko eh. So, yung dalawang taon na inilagay niyo ro, sa isip niyo, sa inyo, sa sarili. Sa sarili pala ni Carolyn. Dalawang linggo lang na nawala siya. Pero sa taong kwenta, dalawang taon. Tapos nga, nung parang nagkapag-aral tayo, nung pinakawala na ako nung matanda, pagbaba ko, iyakan nga eh. 2 years pala yun. Dalawang taon pala yun. Yung nag-iabot sa inyo ng sulat na matanda, yun din nakakata, yung... Hindi, yun yung nagkup-kup sa inyo? Yun din yung nasa bundok. Yan yung humawak sa inyo? Apo. Yung pa rin.
So hanggang ngayon, a week before Holy Week, umakyat pa rin ako. Kumukuha ako ng energy, nagdadasal tayo. Ang banaho po. Yun, Umabalik po ako, kumukuha ng energy, nagdadasal tayo para makatulong uli sa mga tao. So tuloy-tuloy pala yung pagtulong niya sa mga... Opo. Iba-ibang tao po yung dumarating dito. Isan, ibang lugar. Isan nga, may naka-ambulansya na lang kung di na lang dito. Yun nga, si Attorney Samson noon, sa BIR sa Manila yun eh. Kay panahon pa ni Mayor Lim. Yun, cancer. So, nilabas na sa Makati Med, sa Chinese General Hospital. So, dinala dito sa Magalang, sa mga kamag-anak niya. Tapos may nakapagkwento naman na may nanggagamot dito. Ako nga yun. So, sinundo nila ako. Sumama naman ako. Tinignan ko yung matanda. Ayun. At samba, hanggang ngayon, 80 plus na, buhay pa. Binigyan nila yun, 3 months lang. At least naman, binigyan sa pagkakataon ng itaas. Alam naman natin, galing sa taas yan. Tayo, instrumento lang. Ayan. Yan po yung tinatawag na Ka-Orlin Vergara. Pero ngayon, ang tawag ko sa kanya eh, tinatawag siyang Magic. Magic ka, pag ano, biski ako minsan, tinatawag ko siya ng Ka-Magic eh. Hindi ko siya tinawag ng pangalan niya eh. Eh ngayon, kaya ako tinawag na Ka-Orlin dahil nahanap ko, dahil kilala siyang Ka-Orlin Vergara dito sa lugar nila eh. Nasabi niyo sa akin yung paggagamot niyo. Apa? Anong pamamaraan ang ginagawa niyong paggagamot sa mga hinahawakan niyong mga tao na nagpapagamot sa inyo? Conforme po doon sa sakit niya. Oh, kagaya ako, minsan masakit po yung aking likod, dahil, siguro dahil doon sa... Pupulsuhan ko po kayo para malaman ko kung ano yung nararamdaman niyo. So, pupulsuhan muna ako? Iyo po. Oh, ito po, pupulsuhan ako. Kasi minsan, siyempre may edad na rin. Medyo sumasakit na rin yung ano. Dahil siguro ito, dahil sa pagkakahulo ko doon sa kami. Eh, nung nagpa-MRI ako, Ka-Orli, Ka-Magic, ang aking lumban 3, 4, and 5, naipitan ng ano? Nerves. Yun, nerves. Kaya yan, kung napansin niyo ako noon, nung yung nag-ano ko, ika-ika ako, hirap ako maglakad. Kasi ang ginagawa natin dyan eh, kinukuryente. Sinisyak natin yun. May paraan tayong gagawin dyan. Anong paraan ng sikreto yun, magic. Yun ang tinatawag nila. Magic. Magic. Hindi naman kuryente yan, pero may gagamitin tayo. So, pwede nating subukan sa akin. Subukan natin. Ano bang dito po kayo? Palit tayo ng lugar. Kaya po. Ako eh papalit kami ng lugar. Bibigyan ng sample ni Ka-Magic. Kita natin ganyan. Paano lang. Yeah, ito kasi ang sakit. Ayan. Ngayon, sisiyak natin yan para lumabas yung nerves. Ano? Pwede natin tanggalin yung isang sapatos. Ano? Kana ang kaliwa? Kaliwa. 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 Ito yun. Medyo pinatanggal ni Ka-Magic ang aking sapatos. Yung kaliwa. Meron nun siyang paraan para ako eh. Kanyang gamutin. Sige po. Ngayon. Ito si Ka Jimmy. Sinasabi ko, isisiyak ko yan. May paraan tayo dyan. Ito. Ballpen. Ballpen lang ito, Ka Jimmy. Ballpen? Oo. Yan ang paraan nyo, ballpen. Pero tatanggalin natin yung nakaipit mong nerve sa likod. Lalo na pag sleep this, kaya-kaya. Lalagay natin dito. Yeah, Ka Jimmy, ha? Tinan nyo, pag ganyan, wala pa. Okay.
yung gagawin. Ito ka, Jimmy, ayan na. Ready ka na ito. Ito. Yan. Pero napakaganda ka, Jimmy. Masakit, pero mabilis. Kailangan ko nakakita na ganun. Ang ginamit na paraan. Isa pong, hindi ko naman babanggit ng brand ng ballpen. Isa pong ballpen. Ballpen lang ako, yung inipit lang ako doon sa pagitan ng aking mga daliri. Talaga una, wala eh. Eh, nung ginagalaw-galaw, wala pa eh. Nung pinitek, ano ang sakit. Pero pagkaramdam ko eh, medyo parang may, may ginawa naman. Itayo mo ka, Jimmy. May ginawa akong naramdaman. Ayun. Para makita natin. Ayun. Ayun, no? Pwede ganyan ka, Jimmy. Ha? Angat mo na. Angat ko. Yeah. Ayun. 2, 3, 4. Ayan na. Nakasayaw ako. TikTok. Makakayuko ka niyan ka, Jim. Ha? Pwede ka na yung muko niyan. Oo nga, ito. Eh, pasensya na. Medyas ko kapraso lang. Pero nakaginawa po yung ginawa ni Ka Magic. Talaga pong malaking bagay si Ka Magic. Orlin Vergara. The magic you can trust. Member, PBIC. At muli po, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga subscriber na hindi po ako iniwan. Maraming po salamat, lalong-lalo na po kay Ka Orlin Vergara as Ka Magic. Maraming salamat. Kay Pepe Gats, Jean Magaspak, kay Martin Bitog, kay Kamak Sangil, salamat po kay sa aking cameraman na si Alexandro Canlas. Salamat at sa mga laging nagsusubscribe sa aking YouTube channel, maraming pong salamat sa inyo lahat. Saan po kayo naroon at ano man ang iyong ginagawa, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Jimmy Saints at your service center loves you 3 times a day. God bless you more.